here and welcome to my channel. If you are new here, I create travel-related content. And sa video natin na to, I will be sharing with you another budget travel. And we are here at Hong Kong and we will also be visiting Macau. So, sana magustuhan niyo tong vlog na to and I will be sharing with you the detailed itinerary and expenses. So, let's dive in! Namin sa arrival, nag-withdraw na agad kami ng pera sa ATM, which we normally do kapag nag-outside of the country kami, and ginamit namin yung BDO and GoTime. So, na-compare namin yung rates nila. GoTime has better rates. So, GoTime, bakaya naman. So, with regards naman sa airport transfer namin, we were picked up by a friend of a friend sa airport. So, naka-private transfer kami. And ito yung sinakyan naming sasakyan. So, from airport to hotel na to, wala kaming binayaran and thanks to our friends. Pero kung mag-airport express ka, that's gonna be $115 per person. So, nakatipid kaming tatlo. You can always book naman your private transfer or yung airport express nyo sa Klook and use my promo code for 5% off. Pagdating namin sa hotel, tinry na agad namin na mag-check-in but unfortunately, talagang 2 PM pa yung check-in time nila. So, ang ginawa namin, iniwan na lang muna namin yung mga luggage namin, walang charge yun. Pakita ko na rin sa inyo yung hotel lobby namin. It's super cute, super aesthetic, and then meron din sila ditong maliit na coffee shop. Ay, taray! Oh, yeah. May pag-change outfit sa daan. Yes. So, hindi na kami bumili ng Octopus card. Galing kay Arvin yung Octopus card namin. Tapos, nilagyan na lang namin ng value. Nag-top up na lang kami. Kaya kung tatanungin niyo ako kung paano bumili ng Octopus, bili na lang kayo sa Klook. Ah, bili na lang kayo sa Klook. Una nating pupuntahan ngayong araw na to is Nong Ping Village. So, bago kami pumunta dito sa stasyon, kumain muna kami sa McDonald's. Guys, ito yung station, Tung Chung Station. Tapos, kung pupunta kayo sa Nong Ping 360 cable car, ayun ang daan. Yung may escalator. May sariling linya si Klook. Kaya bumili na kayo sa Klook. And use my promo code. Yeah.
Yes. After exploring Ngongping Village, we had our late lunch at Citygate Outlet's food court, which is located at their 7th floor. After namin mamasyal sa Citygate Outlets, dumiretso kami sa Avenue of the Stars para manood ng Symphony of Lights. And as you can see, ang dami na agad tao, 7 p.m. pa lang. Mama, tayo na po! Hi! Pagod? Napagod kami! Energy pa ba? Wala na. Hi! How are you? After namin makipag-meet with friends and 20,000 steps later, nakauwi na rin kami sa wakas sa aming room, time to rest. Pero before ako mag-rest, ipapakita ko muna sa inyo ang aming room. Room tour muna tayo guys. So pagpasok sa room, ayan na agad yung kama namin. Dito na namin nilagay yung mga luggage namin. And then meron silang electric kettle dyan and blower. Meron ding TV. And then may malaking mirror dyan. Ito naman na yung CR nila. So may mga sabitan din kami dyan. Super simple lang nung room namin guys. And mura na din namin siya nakuha. And actually this is very decent na compared sa una naming nabook before. Way back in 2018. So very decent na to guys. Ayan. Other view of our room. Guys, we booked this hotel via Agoda and we got it for 4,337 pesos for 3-night stay. Malapit lang din siya sa Central Station ng MTR and malapit din siya sa Airport Express. So from the airport, isang sakay lang siya papunta sa hotel na to. So I highly recommend this and it's very affordable as well. Before kaming nag-explore papunta sa first destination namin, nakita namin tong food stall na to randomly and sabi namin dito na lang kami magbe-breakfast. Since nakita namin na ang daming locals na pinipilahan siya, tinry na rin namin and luckily masarap naman yung food nila. Mura na rin yung food nila and may kasama na ring drinks kapag umorder ka. Our first destination today is the Nanlian Garden, which opens from 7 a.m. to 9 p.m. with no entrance fee. I'm a biggest fan of gardens because hindi siya ganun kauso dito sa Pilipinas. On to our next destination, which is Disneyland. Super excited ako about this and makikita nyo na nasa train station pa lang, sobrang dami na talagang tao, especially mga bata, mga estudyante. Naalala ko when we visited way back in 2018, hindi ganito karami yung tao.
And I also want to share with you yung train papuntang Disneyland. It's super cute yung mga windows nila, Mickey Mouse head. So, ayun lang, gusto ko lang i-share sa inyo. Finally, nakapasok na kami sa Disneyland and I wanna share with you na ang ticket namin, nabili namin sa Klook, which is mas mura compared sa website ni Disneyland. Since nalalapit na ang Chinese New Year, yun ang theme nila ngayon dito sa Disneyland. And kahit ilang beses na kami nakapunta dito sa Disneyland, very magical pa rin yung feels dito. And parang bumabalik ka lagi sa pagkabata mo whenever you visit Disneyland. Pagkapasok pa lang namin dito, ang first order of business na agad namin is to get an iced coffee para ma-boost talaga yung energy namin for today. After grabbing our coffee, may naabutan kaming show dito sa castle. So nanood muna kami before pumila sa mga rides. After the show, ang una naming pinilahan is yung Frozen, since yun ang pinakabago ngayon dito sa Disneyland, and yun din yung may pinakamaraming tao. So, siya na yung inuna namin. Sinong katabi mo mamaya? Wala. Lawang there. May partner ko yun. Kasi sinama yung boyfriend niya. Hugot mo na ako ng isa dyan. Hindi siya kalam. Next time. May anak na akong kasama dito. Enjoy this one. Yeah, this one. I don't believe any of you. Do you know what is on our right hand side? 你们知道右手边是什么地方啊? 是的树屋水屋三楼之王泰山给OK了哈 After ng pangatlong ride namin, pumunta na kami sa banquet hall for our meal. So, share ko lang din sa inyo na kumuha kami ng meal voucher via Klook kasi mas makakatipid kami that way. So, yung voucher na nakuha namin is lunch or dinner with free snack. So, yung snack is either ice cream or popcorn. Yung meal voucher na yon, that's equivalent to $150. So, yung nakuha naming meal is worth $165. So, binayaran lang namin yung difference na $15. And then, yung add-on namin na $18 na cup of rice, binayaran din namin yun. Pero, may libre na siyang popcorn or ice cream. So, makakatipid pa rin naman kayo kung kukuha kayo ng meal voucher versus dun kayo bibili ng pagkain. After namin kumain, nag-rides na ulit kami. After the ride, nag-hoard kami ng Frozen tote bag and it's only $20 for the biggest one.
After that, kinlaim na rin namin yung popcorn and ice cream namin. Okay. Thank you. Kaya mag-uha. Okay. Hello. 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 Madaling araw pa, pero 6:48 na. Mag-aalas 7 na ng umaga. Hindi yata morning person ng mga tao dito. Bakit wala pang tao? Tatlo na kaming nawala ng octopus card, so nag-single journey na lang kami. Pero si Carla, ginagamit niya yung go time niya. So, nag-download na rin ako. Ganda pala yun. Subukan natin. Ayan, from the footbridge, nakikita ko na yung mga ferry. As usual guys, we book our tickets via Klook. It's super convenient. Pagka-book mo, makaka-receive ka kaagad ng email from them ng inyong mga boarding pass. So, yun na agad yung ipapakita nyo upon boarding sa ferry. So, very convenient siya. After an hour ride, nakarating na kami agad sa Macau and of course, dumaan kami ng immigration. Pero hindi ko na siya maipapakita sa inyo guys kasi alam niyo naman, bawal mag-picture and mag-video sa immigration. And pagkalabas ng arrival area, makikita niyo na agad yung mga buses dyan and tumatanggap sila ng Hong Kong dollars, okay? Prepare loose change kasi hindi nagbibigay ng sukliyang machine. So, $6 lang ang pamasahe kahit gaano kalayo or gaano kalapit yung pupuntahan ninyo. Ang first na pupuntahan natin is Senado Square. Pero along the way, may nadaanan kaming Filipino store and napansin ko super daming Filipino dito. And may nadaanan din kami na katapat ng Filipino store is itong nagtitinda ng egg tart. And sabi nga nila, masarap ang egg tart dito. And true enough, nagustuhan talaga namin. So bumili agad kami. It's only $10 each. As I said, tumatanggap sila ng Hong Kong dollars. Pero ang ipanunukli nila sa inyo is Macau Pataka. So please, kapag pupunta na kayo ng Macau, mag-prepare kayo ng loose money nyo para hindi na ganun kadaming Macau Pataka yung maiwan sa inyo. Kasi hindi naman tinatanggap sa Hong Kong yung pataka. Ayan siya. Ang harap. Habang naglalakad kami, nakita namin tong restaurant na to and pinasok na namin siya. Dito na kami kumain ng aming first meal dito sa Macau. Daanan kaming random coffee shop katabi nung kinainan namin. Kailangan natin ng energy. Coffee muna tayo. Gusto yung bumili pa sa lubong dito, namimili yung mga Pinoy.
7 packs po kasi dyan, 100 lang. Sa mga jerky po, mamaya. 100 pesos lang daw. Oo, sa isang box. $100. 7 packs lang. Saan yung pagkaseto? 7 packs po. Ayan, pinagyayabang ng Macau. Specialty daw nila. Pero yun lang talaga mamibili sa Macau cookies sa egg roll. Isa lang lasa yan, sa baba. Egg roll, matikas. Parang ano? Ang Bartillos. Oo, yun. Di na namimili mga Thank you, Pabalik kami, kuya. Thank you, pa. Dun sa side ng Senado Square. And mabilis lang din kami dun para mas marami yung time namin dito sa mga casinos. Kasi mas aesthetic dito, mas maganda mag-picture. So, dito na lang namin i-spend yung time namin for the rest of the day sa casino area. Macau, suggest ko lang sa inyo na yung on the way nyo here, ang i-book nyo is Turbojet para ang baba nyong terminal is sa Outer Banks. Tapos, mag-start kayo ng day nyo sa Senado Square and then all the way here, papunta sa mga casino like the Parisian, Venetian, etc. So, yung pauwi nyo naman, ang i-book nyo is yung Cotai Water Jet kasi yun naman yung malapit sa mga kasino. Sinasuggest ko siya na ihuli niyo yung mga kasino para mas maganda yung mga ilaw sa gabi kesa sa umaga. No, mas bright siya. And then, another tip ko lang din sa inyo, nandito pa rin kami sa The Parisian and nandito kami sa level 5 and kung naghahanap kayo ng makakainan nyo dito, merong food court sa level 5 ng Parisian. So, ayun, pwede kayong kumain dyan. Medyo mahirap kasi makahanap ng medyo affordable na mga restaurants. So, ayun, meron na kayong idea kung saan kayo kakain. Dito na kami ngayon sa Studio City Shuttle Terminal. So, libre lang yung shuttle nila papunta sa Taipa Terminal. So, I highly suggest that you make use of it. Ayan, tabalik na kami guys sa Hong Kong and we'll see you there. And we're back in Hong Kong. And before we head back to our hotel, itatry muna namin tong Ebenezer na nire-recommend talaga ng friends namin. And actually, nagustuhan ko talaga siya. So, I highly recommend that you try it as well. Last day in Hong Kong! Bye! Bye, Hong Kong! It is 8:05 a.m. So, ito sana yung napili naming restaurant to have our breakfast, pero hindi kami natuloy dito and you'll find out why. In fairness, hindi maganda yung napuntahan namin. So, hindi kami natuloy kumain doon. Kasi meron silang parang dine-in fee na $42 per head. Actually, parang ang bayad doon sa tea, $42 per head. Eh, ayaw naman namin ng tea. No choice daw. Kailangan mo pa rin magbayad ng $40 per head kahit hindi ka mag-cha-cha. So, cancel. Dito na lang tayo. Marami rin naman kumakain.
namin, na-enjoy namin, tsaka ang laki ng mga serving nila. Andito lang yan sa Stanley Street, sa dulo ng Stanley Street. Baka gusto niyong punta. Ayan, dito na tayo. Excited na ako. Since we already have our tickets from Cloak, hindi na namin kailangan pumila. Dire-diretso na agad kami papasok sa tram. Dito na kami sa Mong Kok, shopping for souvenirs. Hindi na masyadong malamig ngayon last day namin at saka turtleneck ako. Hindi nyo kaya. So far ang nabili ko pa lang dito sa Hong Kong or dito sa Mong Kok is yung Lucas Pabao. Parang nasa 250 pesos lang ata siya. Wala lang, mahilig lang ako mag lip balm. Kahit sobrang crusty ng lips ko. Number one. Original price niya is $59 para sa limang keychain. So tinawaran ko kagad ng 30, ayaw niya, binigay niya 40, umalis kami. Pero binigay niya na, hinabol niya kami. Binigay niya sa 30. Ayan na lang, no? So kapag bibili kayo dito, dapat kalahati agad yung tawad niya. Original price niya is 39, tama ba? 39. So nakuha namin siya 10 each, o diba? More than 50% na ako. More than 50% discount. How much t-shirt? 10, 100. Nine for 100. Okay. Carla? Kunwari hindi more than 70. Kunwari kayang-kaya buhatin. Kayang-kaya. Kasi bubuhatin natin yan sa ano eh. Overhead eh. Okay. Bibili muna kami ng ticket. Ganito po. Airport. One way. Tatlo. No, asan na? 345. 115 each person. Enter. Insert coins or notes. Tapos? Wala nang laman. Uy, pa! Wala nang laman. Oh, wala nang laman. Since we already have a boarding pass, diretso na kami sa immigration. Hindi na nila kinilo yung maleta namin kasi nga nakapag-online check-in na kami and we already have an e-boarding pass. So, yun lang. Nakapag-immigration na rin kami, guys. And yun, strolling na lang kami dito sa boarding gates. Before the boarding time, nag-inap ko na kami ng mga kapatid namin kasi
kasi sure kami na pagdating namin ng Pilipinas, hindi na kami makakakain ng dinner. So, ito yung napili namin. And we were surprised by the price. And that's it, guys. I hope you enjoyed this video and sana magkita-kita ulit tayo sa susunod ko pang mga vlog.